Story time. Ni Leslie Chow, we had a sick night, bitch! Good morning, my dear friends. Welcome to The Grind and welcome to the vlog. Nandito tayo ngayon sa aking room. Umuulan and kakagaling lang namin ni Ma'am Langga Gail sa rides. Yesterday was epic. Kasi si Suzuki Motorcycle Philippines bumisita sa Davao City. Nag-conduct sila ng Bergman Street and EX Econo Run. That's the 2024 in Mindanao. If you are living under the rock just like me, na hindi aware, nag-conduct sila niyan sa Visayas. A good news kasi nga medyo na-beat namin yung record ni Mr. Boy P. Sa video na to, makikita nyo yung experience ko sa Econo Run na yan kasi first time natin. Nasabihan kami na we should run about 40 to 50 km per hour para makita talaga yung katipiran niya. Pero you know, may matigas ang ulo. Anyway, nag-wall-wall mode ako and I should say maganda pa rin yung fuel consumption niya. Babanggitin natin yan sa dulo. Spoiler alert, hindi ako nanalo. I'm going to mention yung nanalo at saka yung at least yung nag-top na lang din. All well documented yan. Anyway, my dear friends, in addition, interview din tayo ni Suzuki. Hindi ko alam kung i-upload nila yung interview nila. Anyway, may footage naman ako na na-interview ako. Kaya kahit na hindi nila i-upload, upload ko dito sa channel ko. Alright! Anyway, I just wanna give a massive shoutout to Suzuki Motorcycle Philippines, especially to marketing department. I could mention three names right now. Sir Noel, si Sir Johnny, and of course, si Ma'am Trina na napaka-accommodating. I was lucky enough to be invited by Suzuki. And massive shoutout kay Ma'am Gil kasi siya yung nag-recommend sa akin na ma-invite dito. Massive shoutout kay Ma'am Langga. Langga Gil, subscribe! Grabe talaga si Suzuki pagdating sa kain talaga. Breakfast buffet, my dear friends. It's already 6 a.m. Kumakain na kami ni Ma'am Langga. Ayan o, bon appetito. Actually, hindi ako magra-rise ngayon kasi nga diet tayo. Makita yung abs na. Tawa si Ma'am Gil. And also, sinagot din nila yung hotel. So, massive shoutout sa kanila kasi pagdating sa hospitality, yun talagang nasa top notch siya. So first sila pa lang ina-experience kung ganyan ang ugali and matindi yung work ethic, yung tipong Suzuki represent talaga. Suzuki Espresso and the APV. Para sa akin, nasabi talagang isip-isipin kumbaga kahit natapos na. So nagising ako 5 a.m, lumabas ako almost 6 a.m. na and that's the time for breakfast. Nakuha namin yung bikes, dumiretso kami kagad sa Shell bago ang playa. So hindi ko alam yung gagawin ko, nagbusa talaga ng gas. Ayan niya na. What happened? Ayan, we're trying to enjoy the view here. So, it's been a while. Ang init na, grabe! So I think it's my fault. Huwag niya sisi yung staff na nag-prepare ng bike. Todo talaga piga sa throttle yung style ko doon. Kasi parang di ko makuha yung snap or yung power niya na nakukuha ko sa motor ko. So totally my fault. Ayun! Naubusan ng gas! Naubusan! Anyway, na-rescue naman ako kaagad. Ganyan kabilis at saka ka-responsive si Suzuki, syempre. Dalawa yung nag-rescue sa akin. Yung isa, crash ko ng motor. Yung isa, ayaw ko ng motor. Hulaan niyo kung ano, ayaw ko ng motor. I always comment Suzuki about this one kasi nga pagdating sa scooter, sila talaga yung lamang pagdating sa upuan. Coming off from an XSR 155 user, tapos bigla kang nag-scooter. Anyway, my dear friends, naiintindihan ko yung goal ni Suzuki dito. Econo Run nga, di ba? So, dapat mabagal yung patakbo mo and you are trying the fuel efficiency of the motorcycle. Pero may pagkamatigas yung ulo ko. Sabi ko nga, nag-advance na ako kay Ma'am Twina. Sabi ko, I'm going to try to enjoy the ride. Bibilisan ko kung gusto ko. Kung mapagod, di saka ko babagalan. Which is, ganun naman yung ginawa ko. Kalagitnaan, still aggressive. Pero pagkatapos nun, yung tipong medyo pagod na ako kasi mainit na, saka na ako yung tipong naglay-low na sa speed. But I'm not trying to maintain anything. Ano pa rin, yung tipong aggressive pa rin yung takbo ko kumbaga. And isa sa masasabi ko kay Suzuki is yung kanilang upuan at saka yung kanilang ergo. Napakatalino ng pagkakagawa
yung upuan na makapal. Tapos yung tipong may abang siya ng konti sa may seat niya, so pwede kang sumandal ng gano'n. Tapos yung feet ko, dalawa yan eh. May footrest siya na flat, tapos may pagano'n siya. And trust me my dear friends, for a 125cc air-cooled engine, mabilis si Suzuki Bergman. Hindi ka malilate. So kung gusto mo siyang pang daily, sa tingin ko, isa din sa advantage yun. Yung tipong pupunta ka ng work, boom. Gusto mong snappy yung scooter mo kahit na malaki tignan, boom. Ganun siya kaganda. And also, isa din sa napansin ko sa kanya is yung kanyang looks. I'm not going to say that the Bergman Street is the best looking scooter. Pero nung nasulya pa natin si Bergman Street EX, para sa akin, luxurious siya tignan. So, kompleto na lahat. Magre-refill na. Or magre-refuel na. And nandito na rin si Ma'am Langga. Chill, chill. Moment of truth. Starting at zero. Champion eh. Kani kay Gaan lang. Shout out. Shoutout niya kay si Gayla. Si Gayla mag-tubin. Anyway, here's the footage of all the winners. May dalawang category sila. Winner sa EX at saka winner sa Street. Magugulat ka sa nangyari. And here is the ranking as well pagdating sa mga vloggers. It says that Suzuki present this certificate of participation to in recognition of his active participation at the first ever Suzuki Bergman Street Econo Rally 2024 in Mindanao. Vincent Paul Besante Trazona. Hindi po yung kumakain. Sige sir, pasensya na. Ito, buwin namin yung pagkain mo. Then Boy Baldo. No? Ito na. Then last but not the least, Tope Motovlog. Boy Baldo. Yun. Sige, kunin ko rin lang yung masaklong ko. Ayan yung mga kabatch ko. So, makakatanggap sila ng tig for 5,000 pesos. O bakit tinawag ko silang dalawa sa harap ngayon? Kasi nag-tie sila. Yan. So ang fuel efficiency nila, napakababa lang naman. 73.43 to be exact. Parehong-pareho sila. So paano, syempre kailangan may number 3. So jack and poy na lang. So yan. Jack and poy sir, sino number 3? Ang manalo, siyang number 2. Okay? Okay, jack and poy. Oh, yun. May nanalo na agad. So, sino panalo? So, si Sir John Bernal, number 3. And then, si Sir Malik is number 2. Yan. As true as it is, man.
So, dali nyo na lang po sa pinakamalaking bangko dito sa Davao. Kasi malaki yung check-in natin. Dapat malaking bangko din yung pag-i-incashan nyo. By the way, yun nga pala ang pera na may i-incash nyo. Ganyan din kalalaki. Pero daw iiwas takaw. Para, okay. Para hindi nyo rin ma-misplace yung pera, di ba? Ganyan sir, din kalaki. Maintain lang sa chains oil, saka yung ano. Yung sa kasa. So yun, all original, authentic Suzuki genuine parts ang ginagamit niya. Kaya mapapanatili talaga niya on top shape condition yung kanyang motor. Diyaka sa tunga. Oh, yung certificate. Yan, sa baba. Kana. Mas mataas ang rating ng Standard EX. So for our Bergman Standard, ang fuel efficiency namin is nasa 54 km per liter. Yun lang yung kiniklaim namin based on our WMTC. Pero kayo, nilagpasan nyo ng todo-todo. Ang fuel consumption niya is 82.22. Napakataas, di ba? Mas mataas pa sa EX. It's none other than Sir Jaffy Kiambao. Piso lang. Kung si Sir is 82.22, ito naman 82.23. Di ba? 0.01 lang talaga difference. So, may I call on Sir Feliz Rayam Bananza Jr. Palagay ko Sir, pag iniwan mo yung tubig talaga sa bahay niyo, kayo nag-number 2. Every one of us left stand dito sa result niya. Napakataas! Hindi ko rin alam pa paano dito. We didn't expect na ganito kataas. So, ang fuel efficiency niya is 93.7. Ganun siya katipid. So, tawagin na natin si Sir Abel Canoro. Napakalupit. 93.7. Si Sir ang may hawak ng record ngayon sa pinakamatipid. Tinalo niya na si Boy P. So, si Boy first time kasi ang may pinakamataas na fuel efficiency. Siyempre, tatanong natin siya, paano mo ginawa yun, sir? Anong ginawa mo? Anong sikreto mo, sir? All stock ang motor, except sa shock. Basta all stock lang talaga. 3 years and 2 months lang akong Bergman. So, anong riding habits mo? Baka gusto mong i-share sa kanila. Anong technique? Umabot din naman ako ng 60 km per hour, pero 40 to 50. So, doon ka lang naglalaro sa sinabi kong average speed, no? Sa timbang din. Pero, piling ko, mas magaan si sir eh. Throttle control. Okay? Yan ang secret. Throttle control. Throttle control, hindi muscle control. Okay? So, for our vloggers naman. So, for pinakamababa na to. Si Tope Motovlog. It's 68.08. Diba? Ganun pa rin siya katipid. 68.08. And then next is si Boy Baldo. Tama ba? Boy Baldo. Hindi ko ba itinig ang sulat ko. So Boy Baldo is 72.1 kilometer per liter. Diba? Napakatitipid. By the way, just to share with you, these motovloggers, hindi po sila naka-Bergman on their everyday ride. So this most, siguro sila, baka first time lang nilang ginamit yung mga Bergman ngayon. Pero still, nakita natin ang ganda ng fuel efficiency nila. So next is Frost Moto with 74.2 km per liter. Biyahe with Ken with 78.51 km per liter. So dalawa na lang ang natitira, sino kaya mananalo sa kanila? Si Commander Daud ba o si Langga? Palagay niyo, sino mananalo? Commander Daud ba o si Langga? Commander Daud na yung nakalagay dyan eh. Nabasa ko. Wala ah. Wala. Sure na ako, bahala kayo dyan. So, other announce. So, si Langga naman is 82.5 while si Commander Daot is 90.84. So Commander Daot is the most fuel efficient, di ba? Pumalo din ng 90 si Commander Daot, di ba? Imagine, napakatipid. So Commander Daot, may we call you on stage for the award. Congrats!
Please come up on the stage. Balato, balato. Good! Balato, balato! Ay, sa taxi. Ma'am Langga, sa taxi lang pala sa akin. Okay, so yung premium mo, kukunin mo kay Trina. Punta tayo ng cowgirl mamaya. So ayan, congrats kay Commander D or kay Commander Daot kasi nga siya yung nanalo, 90 plus. Eh di wow. And syempre, congrats din kay Ma'am Langga Gail kasi nga, kahit hindi siya nanalo, top 2, not bad. I would still take the top 2 if given a chance, pero yun nga, walwal mode kasi tayo nung araw na yan. Ang sarap kasi enjoyin ng motor. Sabi ko nga kay Ma'am Trina, nung uuwi na kasi nga, dadalhin na nila yung bikes. Uuwi na kami na nakasasakyan. Sabi ko, bitin pa ako Ma'am Trina, pwede bang umuwi, bumalik na lang ulit nakasama yung motor. So, ayan, hindi na ako pinayagan. Anyway, it's still an enjoyable ride kasi nga 100 plus kilometers and na-experience mo talaga, nasubukan mo talaga yung tatag ni Suzuki Bergman. And mind you, that's already a used bike, yung tipong 16,000 plus na yung kanyang odometer. So, masasabi mo talagang kahit na ganun, okay pa rin yung fuel consumption niya. And pagkatapos nun, dahil nga nakulangan kami sa excitement, lumabas na lang kami kinagabihan. And I get to hang out with some cool people. Para sa akin, achievement yan kasi you get to learn from them and hopefully they get to learn from you as well. Massive shoutout kay Suzuki Motorcycle Philippines. Hopefully makabalik ulit kayo dito sa Mindanao and sana pagbalik nyo, may dala-dala kayong good news. Actually, may good news sila eh. Ayaw nilang sabihin sa akin. Anyway, may product launch sila, bagong motorsiklo, and also hopefully magawa natin si V-Strom 250 na first ride review. And my dear friends, let me know in the comment section below what you think about this video. And if you have some violent reactions, go crazy on the comment section below. Sa mga gustong sumuporta, please give it a thumbs up, subscribe if you haven't already, or share one of my videos if you like. Exodus 14:14 to everyone. Keep on praying and trust the process. And I'll see you next. Pakis!